Guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa kaibigan po natin si Yuto, no. May nagpatanong lang sa atin, guys. Isang pastor, no? Pastor ha? Nagpatanong sa atin, guys. Gusto po nila na malaman, no, marami pala nakapanood sa atin tungkol po sa mga diwindi, kasi po yung mga ipinapaabot po ng mga diwindi na sa unahan ay nagkatotoo. Kaya gusto po nilang malaman, guys, yung pastor na nag-chat sa atin na itanong ko daw kung mangyayari po yung World War 3. Ito na po ba daw yung hula doon sa Biblia na ay pababa na po ba daw yung Panginoon natin para silutan ang mga tao na naibuhat o dautan diri sa kalibutan. Ito na ba ang katapusan ng ating pagkakasala dito sa mundo, no? Kasi pag mangyari na po daw yung World War 3, baka ito na po daw yung hula doon sa Biblia na mabasa natin doon na bababa po daw yung ano, no? Sign po daw ito, guys, na ang Panginoon daw ay nag-alala po ako, guys, kasi po kulang tayo sa pagsunod, no? Marami tayong kasalanan na nagawa. Gusto ko talaga na hanggat hindi pa huli ang lahat, baka ito na daw talaga yung palatandaan. Gusto po malaman ng mga pastor, anong pastor na ipatanong po kay kaibigan Syoto kung alam po ba nila, kasi po yung pagpunta natin kahapon dito tungkol po sa yung sinasabi niya kaibigan na Mika, at saka yung anong tawag pa isa dito, Madina, at saka yung isa, yung Dome of the Rock. Gusto po niya na marinig po talaga, na ipapublic po, ipa-social media po ito talaga, na ipaabot niya para po ay malaman po ng lahat kung ito na ba ang nakasulat sa Biblia na ang Panginoon ay paparito na dito sa mundo ng mga tao para kinakabahan talaga tayo, guys. Ano kaya mangyayari kung matuloy po yung World War III, tapos bababa po yung Panginoon? Wala tayong mukhang ihaharap po sa kanila dahil po ay kulang po tayo, dahil po ay laging nakakasala. Aaminin ko, guys, no, hindi tayo perfecto, pero ang nakita ko dito, guys, kailangan po tayo na manumbalik na, no, kahit po itong video na to ay makapagbigay po sa inyo ng advice, ay makatulong. Isipin po ninyo, guys, hanggat hindi pa nag World War 3, no, hindi pa pumarito yung Panginoon, dapat po may chance pa na tayo ay magbago, no. Ngayon, guys, sa video ito, guys, pag-igihan ko na makapagbago tayo. Kaibigan, si Yuto, mayroon po akong itatanong po sa inyo. Kung mangyayari po yung World War 3, ito na po ba yung hula na pumarito na po yung Panginoon naming Diyos para po yung mga tao nagkakasala po dito sa mundo ay pananagutin na po ba niya at pipiliin yung mga taong mabubuti na sumunod po sa kanyang utos? Gusto kong malaman, kasi mayroon nagpatanong na pastor, kung masasagot po ba ninyo. Guys, ang sabi po ni kaibigan, pastor, ito yung sinasabi ni kaibigan natin as duwindi, hindi po niya alam. Dahil po, ang sabi po ni Syoto, walang nakakaalam na
pumarito yung Panginoon dito, guys, para tayo ay parusahan, no? Ano pong sinasabi po ninyo, kaibigan, nung nag-usap tayo? Kahit pa anak po daw ni guys ay hindi po alam, no? Para siyang magnanakaw, kaibigan, di ba sabi mo, para siyang magnanakaw na siya ay, siya lang po ang nakakaalam kung kailan niya pumarito dito, di ba? Pastor, pasensya ka na, pastor, ha? Oo, hindi ko po kayo natulungan sa tanong nyo kasi po, mismo yung mga kaibigan po nating Adwindi, hindi po nila alam kung anong mangyayari na ngayon po ba ay ito na po ba yung sign kung mag World War 3 na bumaba, no, maparito yung Panginoon. Pero hindi po alam ni kaibigan dahil po ay walang nakakaalam. Pero hindi natin alam kung ito po ba yung talaga yung sign, kaibigan. Si Shuto, nagpaabot sa inyong lahat. Patawad kung hindi ko masabi yung totoo kasi po, pati daw sila, guys, naghihintay po din, no? Naghihintay po din sila. Kung ano mang hinihintay po natin, yun po din hinihintay po nila ngayon. Sana po, kaibigan, no? Hanggat anong panawagan po niyo sa mga tao ngayon, kaibigan, dahil po ay sobrang sama na. Sobrang sama talaga, no? Kahit ako, hindi naman ako perfecto, pero hindi naman po totally yung kasalanan po namin na sobrang lalim, no? Sobrang brutal, hindi naman po. Ano pong may bahayo po ninyo sa mga kaibigan po natin nakapanood ngayon hanggat hindi pa, no, pumarito yung Panginoon at saka yung World War 3 para makapaghanda at saka, sige kaibigan, ipaabot mo. Guys, sabi po ni kaibigan, kung gaano ka man kasama, kung gaano kasama ang iyong ginagawa dito sa mundo, kung ikaw ay magbago ng lubusan at sumunod daw sa utos, may puruhan tayong makasama po natin Panginoon, guys. Sana po, no? Oh, sabihin ninyo, gawa-gawa lang po ako ng istorya, pero malaking tulong po ito, guys, para sa lahat. Oh, kasi po ang ginagawa po ng tao dito sa mundo ay lahat po ng mga tao, alam natin, nagkasala tayo. Pero kung taimtim talaga yung pagbalik natin, guys, walang imposible, guys, na matanggap po tayo. Kaibigan, sabi po ni Shuto, pastor, patawad po daw kasi hindi po niya alam kung ito na po ba yung sign na pumarito yung Panginoon natin dito para tayo ay parusahan sa ating mga ginawa. Hindi po alam nila kung kailan pumarito. Kasi po para lang daw magnanakaw po yung pagparito po ng aming, ng ating Panginoon. Diyos, sana po kaibigan, maraming salamat sa iyo pinapaabot. Guys, kung ano man yung marinig po ninyo, nasa inyo lang po. Oo. Nasa inyo, binibigyan pa tayo ng chance, guys. Oh, may araw pa at dilim, may umaga at may hapon pa, kaya kailangan po natin magbago lahat. Patawad po. Oo, kung kasalanan man yung mga ginagawa natin po dito sa mundo, sana po ay mapatawad po tayong lahat. Oo, bumalik tayo, guys. Sasabihin ko, guys, kung anong relihiyon ang pinaka maganda dito, guys, na pasukan, no? Pero kaibigan, itatanong natin, guys, ano ba, kaibigan, ang pinaka magandang pasukan na relihiyon? At saka alam po ba ninyo yung katanggap-tanggap po ng Panginoon? Pwede po ba ninyong sabihin? Guys, sabi po ni kaibigan natin, Shuto, alam po niya kung ano, pero ayaw po niyang sabihin sa atin dahil po ay
Baka po daw ay maraming magagalit sa akin. Sige lang po kaibigan, naintindihan kita. Dahil po ako talaga yung tinitingnan po ninyo, na safety din po ako. Kaya salamat po kaibigan sa paalala po ninyo. Pastor, patawad po ha.